Even because of this extraordinary character of the revelation, therefore, so that I would not become arrogant, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to trouble me so that I would not become arrogant. How can we have hope in everything looks so blessed? Number one, rely on God's purpose. Rely on God's purpose. Verse 7, magre-rely tayo kapag tila baga, hopeless na yung sitwasyon. Kapatid, maniwala ka, kaysa bumigay ka, kinakailangan sumandal ka dun sa purpose ng ating Panginoon. Hanap agad, mag-rely ka agad, hindi yung susuko agad. Rely on God's purpose, hindi sa sarili ko. Parang wala na nakikinig sa akin. Pag puro sa akin, wala talaga minsan. Pero magre-rely ka sa purpose ng Panginoon. Therefore, so that I would not become arrogant, malinaw, so that I would not become arrogant. Sabi dito, thorn in the flesh. A thorn in the flesh was given to me. Dalawang bagay po mga kapatid, ang gusto ko munang makita natin dito. Number one, it is painful. Talaga naman yung mga pinagdadaanan natin, painful. Pati yung pinagdaanan ni Apostle Paul, painful ito. A thorn in the flesh. Yung thorn na binanggit dito mga kapatid, of course, ito yung physical affliction. Pag binasa natin, of course, sa Greek, ito yung physical affliction. Ibig sabihin, masakit talaga. Masakit talaga ito, a thorn in the flesh. So hindi ito spiritual, emotional, pwedeng maka-apekto, pero malinaw dito na thorn in the flesh muna ito. Now, ngayon, maraming mga nagtatanong, ano ba itong thorn in the flesh na ito? Wala malinaw na binanggit dito. Malinaw lang na nakaka-apekto sa kanya, masakit, nasasaktan siya dito. Kaya nga sabi nung iba na ito daw yung kahinaan, hindi ito yung kahinaan na kasalanan. Okay? Eh kasi nga, kung kasalanan ito, ibig sabihin, kinontradict na ng Panginoon yung kanyang holiness dito. So hindi ito kasalanan. Ito ay physical na kahinaan. At kung medyo gusto pa natin makiusisa, malamang sa malamang, ito ay problema sa paningin ni Apostle Paul. Kasi gumagamit siya ng amanuensis, ibig sabihin, sekretary, tagasulat niya. At mapapansin natin, Galatians chapter 4, verses 13 hanggang 15, napapansin natin na talagang may sakit si Apostle Paul sa mata. Sinabi niya noon ng malinaw, Galatians chapter 4, verses 13 hanggang 15, pero mataas yung pag-regard sa kanya ng mga mananampalataya. Sabi niya, kulang na nga lang, ibigay niyo yung mata niyo sa akin eh. Siguro sa sobrang awa sa kanya, o kaya sa pinagdadaanan niyang yun. So isa ito sa mga kadahilanan, naniniwala ko, ito yung pangunahin. Pero pwedeng may iba rin. Pero usually, ito yung makikita natin eh. Yung problema niya sa kanyang mata. Nakaka-apekto talaga sa kanyang, may impairment talaga eh. So madami pa nagsasabi ng iba, malaria daw, epilepsy daw, o problema daw sa pagsasalita. Pero mas malinaw ito, yung bad eyesight. Okay? So malinaw na masakit talaga ito kay Apostle Paul. So it is painful. So hindi basta-basta na sinasabi ni Paul na, Lord, tanggalin niyo na po ito sa akin. Kung wala lang dating sa kanya, may dating nga, it is painful. But pangalawa, it is purposeful. It is purposeful. Kasi nakalagay dito, so that I would not become arrogant. It is purposeful. Alam niyo po ba mga kapatid, na binigay ito sa kanya, may sakit eh. Okay, may pain ito eh. Pero may purpose daw, pambihira, may purpose daw itong pain na ito. Para daw nang sa gayon, anong purpose? Para nang sa gayon, huwag siyang maging arrogante. Actually, yung word na arrogant dito in Greek is hyperairo. Itong hyperairo na ito, ang ibig sabihin ng sa gayon, huwag mong itaas ang yung sarili. Or huwag masyadong magmataas. Hyper eh. So hindi sinabi na ibaba mo sobra sarili mo, ayun, sirain mo sarili mo. Wala namang ganun. Huwag mo lang sobrahan. Kaya nga, pag nagbubuhat ka ng bangko, huwag mong tagalan. Bakit? Nakakangawit. Nakakangawit ang pagbubuhat ng bangko. Bilisan mo lang ng konti. Si Apostle Paul, binilisan niya lang. Pero dito mga kapatid, kasi binanggit dito, huwag maging arrogant, hyper. Hyperairo. Ang ibig sabihin, huwag...
alam mo yun, parang napaka masyado ng arrogante, itinaas ang sarili niya arrogantly. Yun yung Greek word dito. Itinaas ang sarili arrogantly. Arrogantly. Okay, ngayon ang tanong dito, ano ba itong sinabi na natin kanina, itong nature na ito ng thorn in the flesh ni Paul, talagang physical na pain itong nararanasan niya dito, physical na limitation itong nararanasan ni Apostle Paul dito. Ito yung painful. Tandaan natin, may mga bagay kasi sa atin, mga kapatid, sinabi ko nga, it is painful but purposeful. Meron bang sitwasyon sa buhay mo na nahirapan ka, masakit sa'yo, pero naging malinaw sa'yo, may purpose ito? Marami pong sitwasyon sa buhay ko, mga kapatid, na alam ko mahirap ito. Sakit eh. O kaya apektado ko, pero may purpose ito. Halimbawa, kapos yung pantuition mo. Papahiya ka. Yung mahirap na sitwasyon, pero alam mo may purpose. Tapos naisip mo, hindi, tinuturuan ako dito ni Lord eh. When was the last time nakaranas ka ng isang pain, pero malinaw sa'yo na may purpose ito? Ito yung naranasan ni Apostle Paul. Hindi niya tinatago na painful ito. Pinanalangin niya nga ng 3 beses eh. Bawa, iniwan ka ng jowa mo. O kaya naman, na-reject ka. O kaya naman, di ka natanggap sa trabaho. O kaya naman, nahihirapan ka. Ginagawa mo itong bagay nito, pero alam mo, mahirap talaga, limitado ka talaga, painful. Pero malinaw sa'yo, purposeful. Nakuha natin. Kaya nga, kapag may mga bagay na parang hopeless sa buhay natin, meaning, of course, it is painful. Pero linawin mo rin, it is purposeful. Hindi ka susuko doon pag malinaw sa'yo yun. Hindi ka aayaw doon, hindi ka mawawala, hindi ka babagsak. Pag malinaw sa'yo, inamin mo, yes, it is painful, but it is purposeful. Kailangan kong dumaan dito sa sitwasyon na ito, may purpose ang Panginoon. Basta kapatid, anuman itong pain na ito na nararanasan ni Apostle Paul, ito ang malinaw sa kanya. It is painful but purposeful. It is painful, kailangan kong dumaan dito. For example, dati sa pag-aaral, sa ministry, talaga naman mahirap eh. Sabi ko, malinaw sa akin yung andaming battle. Alam mo, minsan darating ang panahon talaga nanghihina ka, nadi-disappoint ka sa buhay. Pero mamaya dyan, magbubulay-bulay ka na lang isipin mo, Lord, it is painful, but it is purposeful. Kailangan kong dumaan dito, Lord eh. Ang naniniwala ko, pinapadaan mo ko dito, kasama kita eh. Pero gusto mo, may gusto kang matutuhan ko dito sa sitwasyon na ito eh. May mga bagay na gusto mong malaman ko sa sitwasyon na ito. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, that in every pain, there is a purpose. In every pain, there is a purpose. Pag nahanap mo yon, hindi ka magiging hopeless, maniwala ka. Hindi ka bibitiw, hindi ka aayaw. Because you know that in every pain, there is a purpose. Kaya nga kapag yung iba, hindi nila alam yung purpose. Makinig ka maigi dito, kapatid. Kapag sa pain ka lang nag-focus, of course, ang patutunguhan yan ay pag-ayaw. Ang patutunguhan yan, mga kapatid, ay pagtalikod. Kaya nga, napaka-importante, malaman mo, malinaw sa'yo, it is painful, but it is purposeful. Kasi, listen to this very carefully, kapag alam mo ang tamang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Kapag alam mo ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Eh, kailangan akong dumaan dito. Eh, bakit ako aayaw? Eh, kailangan ko pala ito. For example, lalaban ka ng championship, tapos hindi ka mag-i-exercise na napakahirap, pwede ba, Lord, mag-champion na lang ako? Pero, Lord, wag akong mapapagod, wag sasakit ang katawan ko. Eh, bakit tinutuloy mo pag-i-exercise? Bakit ka nagda-diet? Eh, parang hindi ako matalo, parang hindi ako ma-disqualified. Oh, alam mong mahirap, pero malinaw sa yung purpose, kaya hindi ka umaayaw. Champion ka ngayon. Kapag alam mo ang tamang dahilan, maiiwasan ang ayawan. So, how can we have hope when everything looks hopeless? Rely on God's purpose. Alamin ang dahilan. Alamin ang dahilan para walang ayawan.